Okra. Okra tuh mocong. Luto kami ng neck bone sinigang. Meron kaming ube. Meron kaming talong. Meron kaming paboritong kangkong. Magluto mga chong si Ate Edna. Sinigang neck bone. Magaling magluto. Saan ko lagi ito? Ayun mga chong, nakasalang na yung pinapakulo na yung neck bone. Neck bone. Pinapakulo na. So ako maghihiwan itong mga sangkap niya. Talong, okra, sitaw, at yung ube. Siyempre itong ano ba yung tawag dito? Kangkong, mga chong. Kangkong. Kangkong, kangkong. Matalas naman itong aking kutsilyo. Hindi makahiwa. So, ito, balasan natin mga chong. Yung mga chong kanina, maaga akong umalis, no? Nag-apply kasi ako mga chong sa cash and carry hold sa Pacific Star Wholesale. So, medyo maaga mga chong. Wala pa yung manager, no, yung Chinese Korean, kaya pinababalik pa ako ng alas 11. Although nag-iwan ako ng resume doon, hindi na andun yung aking contact number, so baka mamaya tawagan tayo para bumalik, no. Yun mga chong, nag-iwan ako kay Miss Almira ng resume para mamaya tawagan tayo, then balik tayo doon sa area ng ating in-applyan mga chong. Yan! Meron kami sibuyas! At sili na green. Ayan! Alagay ko dito. Ha! Mali pala. Alagay ko dito sa tubig para hindi umitim. Oo nga. Tama talaga yan. Yan. Nag-ano daw yung ano ko? Nag-block daw yung aking ano? Yung? Facebook ko. Facebook. Yung profile ko nag-block daw. Sabi niya. Ay, may nag-ano lang. Baka may nag-hack, siguro ng aking account. I-log out mo. Maya nga, mamaya i-ano ko eh. Ayusin ko mamaya. Anong nangyari din sa akin? I-log out ko, hindi ko alam yung password ko. Kailangan alam yung password ko. Ano bang password mo? Birthday mo? Hindi, iba. Eh, kaya ano, inano ko yung secure. Security, yeah. Kaya mga chong, nagtatanggal ako ng balat, ganito parang sa probinsya namin ang style ko. Ganito mga chong. Lahat ito eh, lalagay itong ano? Itong... Bagabi? Mga ilan lang? Pero malalaki ang mga ito. Kasi madali ma-adulog ito. Ang lalaki naman. Hatiin mo pa. Tingnan. Ah, may lalagay sa tubig to. Bakit? Isang hugasan lang yan. Hindi ba ang gabi makati? Makati. Ang gabi. So, dalawang peraso lang. Tatlo? Tatlo. Ilang tatlong peraso? O yun, sobra pa isa. Kasi may ginagawa. Mm-hmm.
medyo may jet lag pa yung aking mata kasi maaga ako gumising kanina para mag makapunta ng maaga dun sa aking applyan, pero alas 11 pa raw. Alas 11 pa yung aking punta dun. Kaya mga Diyong, medyo magulo yung aming kusina kasi lahat naman ang nakasara dito sa barracks na to. Ito yung main kitchen namin. So, sama-sama kami dito mga Diyong ng area, lutuan, kainan. So, dito lahat kami. Kaya medyo magulo ang aming setup dito ni Ate Edna. Main ako ng umagahan. Matagal yan. Dapat naka-ano? Hindi. Nekbong nga malambot lang. Malambot lang yan? Nasa nekbong? Hindi yung binagong soup. Oh. Nekbong. Tingnan natin yung nekbong. Yung luto masarap. Tapos, sige mo na kasi. Muli mo. Gusto rin gabot. Kalahating sibuyas. Okay. Sibuyas? Huwag mo hiwain eh. Kalahating. Hiwain mo. Ito ko buo. Pag nilalagay sa sirigang. Kailangan mo kung nilalaga mo. Yung asa. Ando na. Ando na. That's it. That's it. Wala, pati hindi niwa yung sibuyas. Ha? Hindi niwa. Alam. Yung sibuyas. Hindi, naduburog ang sibuyas eh. Naduburog? Oo. Pag ano pa. No. See? Ayan yung aming neck bone. So, andun mga chong yung aming sibuyas na nabuo, may asin, paminta yun. So, mga ingredients andun na lahat. So, that's from Maid. Kalookan. Medium lang ano, para madali lumampong. Yeah, medium lang yung kanyang apoy. Madali siyang lumambot. So yan. After, kala ko ano to? Kala ko ito ay 15 minutes. Check natin. 15 minutes. So yan, 15 minutes, check ulit namin yung na. Yung nilaga, kung malambot na. Nilagang neck bone. Kala ko ano to yung ubi. Ang ubi-ubi. Ay, ubi. Gabi yan. Gabi. Di ba masarap din kamote? Ay, hindi ah. Pang sinigang talaga ang ubi. Ah. O, oh, tama na. Dami na. Mm-hmm. Ito nagpapalapo. Oo, oh, gabi na. Mm-hmm. Ah, nagpapasarap sa ubi. This is the final. Flour ng tangkong. So, una kong hiniwa itong long beans. Sitaw. Okay. Kamayin lang natin itong paghiwa ng kangkong. Kasi madali naman itong maputol. Mura naman. Minsan natakot ako kumain nito kasi baka may uo doon. Kaya nga ang kukunin mo lang yung sariwa, yung sarilo. Kasi no, pag ang kangkong ang binili mo ay nakaganyan. Hmm.
nakaganyan, ay check mo talaga. Oo, no? Pag naka-open. Kasi sa'yo, sa Facebook, naka, yung pinakita nila na ano? May mga may parang uod, linta. May linta, ay, pala. Totoo. Makatakot na. Kaya pag nagugas ka, oh, ganun, no? Hindi pwede talaga. Kakain natin, kakain natin yung linta. Depende yan sa pag-uugas, eh. Hindi siguro natanggal nila yun, no? Oo. Hindi nila nagugasan. Saka yun eh, talagang siguro sa dagat, kaysa ano, ilog talaga. Eh, dito farm eh. Farm, ay, maganda to. Inaano talaga nila dito sa ano? Sa talaga naka-farm talaga, no? Oo. Pagka sa ano, yung parang hinang. Oo, no? Oo, kaya iwas talaga sa mga ganung uod-uod. Wala. Sa ating binibuot sa ating. So, kanina mga tiyong umaga, ngayon, this morning, ang ating breakfast, kanin at saka itlog, fry, scrambled egg, tapos meron tayong orange, ubos na, saka ating mango juice, so ubos na. Kailangan natin mag-orange at mag-mango juice kasi, you know, 100% vitamin C. So, kailangan natin malakas, hindi tayo madapuan agad-agad ng sakit, no? So, mahirap magkasakit mga tiyong. Alam mo yung mga 1 month na ako dito mga tiyong, wala pa akong trabaho, kaya extra-extra muna ako sa construction kay Tatay Lito. Maka-extra tayo para meron tayong panggastos. So ngayon, araw na ito, magbabayad kami ng bahay, kasama ang ilaw. So, maubusan naman tayo ng budget mga tiyong. So sana sa ina-plan natin, makapasa tayo, ma-hire tayo ng kumpanya ng ating pinuntahan kanina mga tiyong, no? Kasi inisip natin mga tiyong yung ating papel, kailangan din maipasa sa agency para ma-process para sa renewal ng ating worker permit dito sa Saipan. So, magbabayad na naman tayo mga tiyong ng $1,200 para sa process ng ating papel, no? Ang mahal dito mag-process ng mga papel working permit. So, mahal, 1,000. So, almost sa atin is 60,000 sa pera ng Pilipinas, no? Yun mga tiyong, yearly. So, kailangan bago matapos ang year, meron ka na namang 1,200 para sa renewal. So, anyway, mga tiyong, dating isipin yun para hindi tayo ma-stress, no? Pero nakaka-stress talaga. Hindi katulad sa mga ibang mga bansa ng mga tiyong sa mga OFW, no, hindi nagre-renew ng yearly. Mostly mga 2 years, 3 years then another renewal ulit ng contract. So, ayun mga tiyong, dito is taon-taon talaga nagre-renew. Kaya medyo mahigpit, medyo malaki na naman kita kapag okay yung diretso yung trabaho mo. Pero pag malapit na yung renewal, so magre-renew, mag-save uli ng pera para sa renewal, no, ng papel. By the way mga tiyong, meron tayong challenge, sopas challenge, no? Hindi pa natatapos, meron tayong mga ingredients na lulutuin. So meron tayong mga gagamitin ingredients na nasa ref lang. Hindi natin na start pang maluto, no? Dahil wala pa magluluto mga tiyong. Kaya siguro bukas makapag-prepare tayo ng challenge na to, sopas challenge, kasama si Kuya Bernard, or siguro magsama tayo ng isang tao para pa-challenge natin kumain ng sopas, maraming sopas. Inaw mga tiyong talaga, inaw mga tiyong dito sa pag-vlog, no, sa paggawa ng videos. Kapag first time ka talaga, medyo nakakahiya, humarap sa camera, then makipag-usap ka. So, nakakahiya talaga mga tiyong. Pero pag daily mo itong ginagawa, daily routine mo nagsasalita ka sa ganito, kahit may mga tao. So, sanay ka na. So, baliwala na lang sa'yo. So, yung iba mga kasama ko, nahiya. Kahit sa picture, nahiya sila magpakita, no. Ewan ko ba, baka nahiya sila. Ayaw, gwapo naman tayo.
You were my life. You know my life has changed. Goodbye. So, hindi natin maluto yung luto ni Ate Edna na sinigang. Neck bone sinigang. With gabi. Fresh gabi. So, ako, assistant cook niya. Ako naghihimay ng mga kanilang gulay-gulay, no? Ang lulutuin ko mamaya is fry. Magpo-fry lang tayo ng isang pork chop mamaya. For lunch natin mga chow. Dami na nito oh. Sobra naman ang gulay nito. Daming gulay. One, two, three, four, five. Everybody at a time. Should it just sit at me? Ito mga chum, makikita nyo itong mga dahon na ganito sa angkong. Pwede pa itong isama sa gulay eh, pero medyo may ka, gulangan na. Kaya mostly kinukuha natin mga chong yung dulo lang at second to. Kung medyo malambot pa ito, maliit, so pwede natin makuha yung ganito ng mga chong. Alam nyo sa Quezon City, sa restaurant ng aking pinsan sa Novaliches ng mga chong, yung ganitong mga katawan, kinukuha pa namin to. Like, yan. Like ito. Sinasama pa namin sa gulay, no? Kasi dagdag pa rin to na pwedeng makain ng mga customer. Pero, parang pwede yung itapon. So, yung mga ganito. So, almost sa isang ganito mga chong, pag nagpipitas kami ng mga daon-daon ng pinsan ko, natitira lang yung pinakandulo na lang, no? Kasi lahat ito, naisasama namin, no? Kasi sa Maynila, mahal yung gulay. Isang tali, mahal siya, no? Kaya kailangan, para dumami ang iyong gulay, isama mo na yung mga katawan-katawan. So, parang wala kang tapon, mga chong. Pero dito, konti-konti lang. Yung mga gulay-gulay lang, mga chong. Ayan, oh. Kita niyo yung sexy na yan. Dumadaan. Yan si Ate Jonah. Si Ate Jonah. Pagluluto siya ngayon. Yung kanyang kusina natin naman. Ang ganda, nakaupo siya dun. Luto kami ng neck bone sinigang. Kaya Ate Imelda, kaya Ate Edna. Ginamit siya talaga kuya ko lang kanina. Pa, nagluluto wala lang dito. Ate Edna, niluto mo, luto na. Talaga itong nagluluto na to. Iniwanan ako dito. Ano? Ay, malambot na. Hindi pa malambot siya. Ay, no, the time. Aha. The time. 15 minutes na ba yun? Okay? Ay. Wala pa mo lang 15 minutes. Wala pa 25 minutes. Kaya mga chong, ito natira sa kangkong. So, pag sa Maynila, sasama natin to kasi mahal ang kangkong sa Maynila. So, dito medyo mura kaya tapo natin to. Si Ate Jo na nakita natin. Makikita siya ng anak niya. Hindi naman, i-edit ko pa naman ito. Huwag kayo mag-alala. So, tapos yung mga basura. Ating mga basura.
Basura, 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 basura. Basura. Anches, ano? Lumikot. Minutes.